guys, what is up? Roller Bubbles back here again with a new video. So in this series ng ating online classes series tips, no? Baligtad, online classes tips series natin, no? This is episode 3 ng ating online classes tips very quick edition. So siguro na-experience yun naman ng online classes, no? And nahihirapan pa rin tayong mag-adjust, you know? Marami pa rin tayong naninibago pa rin, no, sa atin. And it's perfectly normal. It's fine, no? And kung nakikita nyo, so iba yung set natin ngayon because, you know, inoccupy na nung kapatid ko, no? Iba na yung, wala na tayong set, no, pang online classes niya na to. Memories. At so, ayun na nga, no? Feeling ko naman, karamihan sa atin nagsimula na ng online classes or online classes na tayo. And medyo nahihirap na pa tayo or nakakapanibago, mahirap mag-adjust, which is totally fine, no? I too have experienced that, no? So it's totally fine. Ganun talaga kasi sobrang ibang-iba talaga siya sa traditional classes na face-to-face. So here are some tips for you guys. So nanawa yung makatulong sa inyo, no, to adjust, not totally adapt kagad, but to adjust, no, sa, you know, online classes, no? Para mas meron tayong mas better experience while participating, no, sa ating online classes. So first tip natin, no, like sasabihin natin ng mga professors natin, mga online classes tips out there sa web, no, mga magulong natin, no, treat online classes as the same with face-to-face classes. Why? Kasi ang pinagkaiba lang naman niya, no, which is really actually it's a big difference pa rin naman. Hindi ko di-dismiss yung fact niyon. Pero, you know, it's still classes na nasa harap ka lang ng monitor. Yun ang pinagkaiba niya, no, walang physical and iba yung physical setting mo, no, nasa bahay ka in front of a monitor. But still, treat online classes as face-to-face classes. With that, no, like the good students we are, we take notes, right? We take notes, listen to the lectures, be respectful to our teachers and to our classmates na gusto makinig. So, tahimik lang tayo, gito, ganyan. And like usual, no, maaga tayong tutulog, you know, like we always do, no, kahit may face-to-face classes, right? Maaga tayong tutulog, have a proper sleep schedule, and whatnot. Although, it's really understandable bakit gusto mong, kunwari, you know, open a new tab, browse sa Facebook, or sa Twitter, or open nyo yung inyong Instagram, and then, mag-scroll lang kayo sa random ST underscore, or maybe watch some YouTube videos, ka Rodolfo Vlogs, Rodolfo Dance Covers, you know, it's understandable, pero, in respect na lang din, no, sa teachers mo, sa mga klase mo, and sa'yo, kasi nandun ka, nasa klase ka, you have the privilege na makapasok sa online classes nyo, no, sulitin mo na, and, yeah, treat it as a face-to-face classes. No, nakikinig ka naman siguro, di ba, pang may klase? Di ba? Di ba? Di ba? Nag-auto-focus, sayang. So ito, no, it's not much of a tip, pero katulad na sinabi ko, no, in respect to our teachers, no. So for sure naman, meron tayong mga teachers na hindi masyadong well-versed when it comes to technology. So please, guys, no, if you can, tulungan nyo sila to, you know, understand the technology, kung ano yung pwede niyang gawin dito sa platform na to, what she or he can do to, you know, deliver her or his lesson better. So yun. Tsaka, huwag natin troll ng mga teachers natin, no, I've seen some online, you know, para lang nakakatawa sila or something. It's not really funny, you know, kung ayaw mo mag-aral, edi, huwag ka mag-aral, man. Kung gusto mo lang one trip, ganito ganyan, or pinilit ka lang, huwag ka mag-aral. Kasi nakaka-storbo ka doon sa mga klase mo, gusto talaga mapag-aral. Pati doon sa prof mo, teacher nyo, gusto talaga magturo, despite na hirap sila gumamit ng technology, or meron silang, hirap sila pagdating sa, ano, financial needs nila. So, medyo nahihirapan sila gumamit ng kung ano yung gamit nila, laptop, or yung camera, or kung ano man yung gagamit nila. So tip natin, no, next tip natin is prepare mentally. So katulad nga sabi ko kanina, sleep schedule. Having a proper sleep schedule para pag gumising ka, no, no. Kunwari, like I have a 7 a.m. class. Maga akong gigising either 5:30 or 6, no, para mapaligo, maganda. You know, just like same with face-to-face classes. Para pag dumating yung oras na may klase ka na, no, mentally ready ka na. And of course, dahil matagal rin naman tayong nakaupo, no, always have a proper exercise, no. Kasi for sure naman, alam mo na yung oras mo ngayon. So, lagay mo dito, kunwari, meron kang vacant na 4 hours in between classes, no? Exercise ka every 30 to 1 hour, no? 30 minutes to 1 hour, okay na yun, no? Or kaya after, kung ang klase mo naman is after lunch pa, no? Pinakamaga mong klase, and then mag-exercise sa umaga, tapos maligo ka, tapos mag-aral ka, tapos tulog ka unti, tapos gising ulit, kain ka, ganito ganyan. Ikaw ang bahala kung anong gusto gawin, pero manage your time well and mag-exercise ka. Kasi especially pag nag-online classes tayo, no? Matagal tayong nakaupo, and it's not really good for our bodies, especially sa posture natin, no? Especially kung upo natin, no, is not really that good yung posture natin, or yung
naupuan natin is not really support, hindi siya masyadong sumusupport sa ating backs or, you know, sa posture natin. So, kung ganun man, always, you know, mag-exercise tayo. No? Kailangan nating isipin ko paano yung tamang upo sa upuan na meron tayo, gito, ganyan. You can research naman dun. Tsaka, pwede naman kayong mag-search online, tas mga techniques na rin, no? Kung paano, or ano yung mga pwede mong gawing stretches habang nakaupo ka, or ano pwede mong gawin after 1 hour, or after mong, habang nakaupo, no? And after mong umupo na masyadong matagal, no? Tsaka, for sure naman, ang klase nyo is 1 hour, no? For sure naman, meron kayong break, 1 hour lang man yung mga klase nyo. Kung may mga 2 hours yan, for sure, ang mga teachers nyo, bibigyan kayo ng breaks. And kasi syempre sila rin nangangawit and stuff like that. So, ayun, every 1 hour, the minimum, tayo kayo. 45 minutes, may break. So, maganda yun. Basta tumayo kayo every now and then. And do some stretches, no? Habang nakaupo kayo. And now, for sure naman, alam nyo naman yung oras nyo, no? Manage your time well. Alam ko na sa bahay lang kayo, wala kayo ba pupuntahan, wala kayo bang gagawin, no? Pero, iba pa rin yung ma-manage mo yung oras mo ng, mas, you know, ng maayos, di ba? That means, you know, sadly, you have to let go of social media and mga ginagawa mong games, nito ganyan, no? You have to focus on ang ginagawa mo. I mean, I'm not saying na, huwag ka na maglaro, huwag ka na maglaro kayan, delete mo lahat yan, no? Hindi naman ganun, no? What I'm trying to convey sa inyo, no, is that, kung gusto nyo maglaro, maglagay kayo ng time dyan, no? Mag-allocate kayo ng oras na hindi mabangga yung mga ginagawa nyo sa klase, yung klase nyo mismo. Ayan, may schedule ka na, ayusin mo yan, no? So, this applies not only sa online classes, pero kung may klase kayo, especially, mas tight yung oras mo doon dahil, for sure, may biyahe ka pa, may preparation ka pa, kasi kailangan mo mag-bihis talaga ng, you know, uniform, and kailangan mo maglaba, magplansya. So, dito sa quarantine, pwede nabawasan yun, no? Kasi hindi ka na nagliligo, or hindi ka na nagpa-plansya laba, no? Ewan ko sa'yo. Pero kung ganun, no? Ayun, basta ikaw naman mag-manage ng oras mo, no? Kasi ikaw nakakaalam yan. So, yeah, depende sa schedule mo, and ayos mo na lang din. Kasi kahit nasa bahay ka, actually, pag nasa bahay ka, medyo mas tatamarin ka ng konti. I'm not saying, no, it's an excuse, no, an acceptable excuse. Pero it's there, no? It's an excuse na pwede mo iba to. In which, dapat hindi tayo ganun, okay? Dapat hindi ganun. And dahil nga may mga vacant times tayo, no, katulong sinabi ko kanina, no, pwede mo do what you want to do. Pwede ka mag-aral ulit, no, advanced study, or mga review nung lessons na nakatapos lang, or pwede kayo maglaro, you know, do anything na makarelax sa'yo. Ikaw bahala dyan, advanced study, you know, pray, read the Bible, converse with your parents or siblings, kung sino sa bahay, tat mo jowa mo, gato ganyan, maglaro ka, ikaw bahala, no, basta have some time to relax, and to, you know, kasi magkakaroon mo naman tayo ng, you know, ng pace patating sa pag-aaral. So, I understand naman na may mga taong kahit di nagre-relax, okay lang, or kailangan madalas siya mag-relax or gato, ganyan. Basta, know your time, no? Manage your time well. And, syempre, saying it means, ano yun, ma-relaxing, relaxation natin sa schedule natin. Para lang, you know, we're mentally okay, you know, hindi tayo nag-breakdown every second, and, yeah, talk with your friends, you know, or parents. Kasi much better, kasi dito lang din sila, or yung iba sa atin, no, or man, dito lang sa bahay, pero sa atin, and talk to them, you know, be open. Baka, ito na yung panahon para masabi mo sa mga magulang mo na may bumagsak ang grade nung grade 1 ka, hindi mo pinakita, tinago mo, no, kami nabasag ka, sinis mo sa kapatid mo, mga ganun bagay. Kasi, for sure, ngayon, tatawanan nyo na lang siya, no, or depende kung kapo mo lang siya ginawa. Huwag ka munang ganun. Pidyok lang. Basta maging honest na tayo, mga parents natin, okay? Ito pala, no, it proved to be very helpful sa akin, no? Kaibiganin niyo yung mga seniors niyo, no? Mga, kunwari, ako, freshman. First year high, first year college. Kaibiganin niyo yung mga second year, third year, fourth year, fifth year college yun, no, mga seniors. Kasi, may mga, depending sa programs, no? Kunwari, sa engineering, electrical engineering. Meron yan, for sure, at least one or two na traditional na ginagawa. Like, projects, tests, or katulad sa amin, diagnostic tests. Meron mga, for sure, meron din sila na may sasuggest sa inyo na like ano tip or kung ano yung mga kailangan yung aralin, reviewin, may mga ganoon silang pwede maitulong sa inyo or pwede silang magbigay ng materials na nakatulong sa kanila to review for a certain kunwari exam or ano yung pwede nilang ibigay sa inyong tip para sa isang project or presentation, no, or minsan sa mga teachers, no, ikaw ba yung ano yung teacher pa rin ba si ano yung mga ganitong bagay, makakatulong sa yun talaga. At saka exercise na rin yun para maging ano ka, magkaroon ka ng confidence to speak to others, no, kasi especially engineers or you know, kung saan man yung workplace mo, for sure, kailangan mo ng socialization doon. And kailangan, ano ka, marunong ka man pag-usap sa kahit sino, kahit ano, kahit hindi naman yung, basta hindi ka lang sobrang awkward or, there's nothing wrong about that. Pero, you know, you have the confidence to kung ano man gusto mong parating sa iba, you know, masasabi mo siya. So, training na rin yun. Parang ganun. So, ayun guys, no? Ayun ang magbibigay ko sa inyong tips ngayon. So, yeah, I personally really apply this, no, during our online classes nung earlier this year, no? No, second quarter of this year. After niya ma-announce yung the quarantine pandemic stuff, you know? So, na-apply ko naman na siya doon. And now, here, you know, during my college days, medyo nangangapa pa rin ako, of course, kasi first year and online classes, so sobrang daming bagong bagay nangyayari sa akin. And oh my gosh, that's why, you know,
kailangan calm down tayo. But not too chill, no? To the point na sobrang chill mo, nakalimutan mo mag-aral, nakalimutan mo mga lessons, hindi ka na magiging chill pagdating ng exams, man. Nah. Nah, it's scary. So, ayun, guys. So, yun lang. Yun ang ibigay ko sa inyo yung tips ngayon for this video. So, ayun. Like, comment, subscribe, ring that notification bell. Share nyo kasi for sure may tropa kayo. Dislike nyo kung kulang sa pagmamahal. And, ayun lamang ang laman ng video na to. Pwede na kayo mag-click out. Wait, maganda yung outro. So, ayun, guys. Maraming salamat sa panonood. This is Mirado Vlogs. Peace out. Bye-bye. Say your voice notes, baby, but you never answer. 'Cause I'm busy with the other.